Yan po, so yun nga po, bale, galing po kong Japan for 9 days po kami punta po kami ng Fukuoka and then Tokyo. Di bale, first na po kasi yun eh. First out of the country po na bakasyon ng family. So, nag-enjoy po lahat, especially me, kakawin lang po namin kagabi. And then marami po kami napuntahan. Meron po the onsen sa Fukuoka, tapos may trip po kami around Tokyo. And then, 2017, sobrang okay pa rin po nung year kasi dami pa rin pong dumating na blessings. At saka ito po, yung restaurant po na for next year po is available na po for franchising. So, palalakihin na po talaga namin siya. And then, yung endorsements po still, very good po. Marami pa rin po nag-renew for this year and next year. So, maganda na po ang pasok ng 2018. And when it comes to projects naman po, yun po, magpapa-press conference po kami kung meron na pong update. Pero so far po, everything is still in the planning process. Even the movie, wala pa po kami final word. So we'll just wait for it. Tapos, ayun po, mga international shows. Bale, this coming January 22, nasa Australia po ako, meron pong sa Sydney po. January 20 pa nga yung show po sa Sydney. Tapos magkakaroon din po ng Jimmy Pinoy TV sa New Jersey and Toronto. Tapos New Year countdown po yan. Kaya po ako napauwi ng maaga this year kasi every year po ginagawa ko yung Jimmy New Year countdown for the past 7 years po. 7 years na po dito. Tapos Ipulaga po, may birthday special po ako doon, episode po ng live po this coming January. So yun po, sa mga look forward din po. Birthday wish, yun po, yung katulad po ng sinulat ko dun sa Instagram stories mo. So peace, continuous blessing po, tsaka stability. Simple lang naman po eh, tsaka wala naman po ako masyado nang hinahanap kasi I'm very much contented na po with everything. Tapos, resolution dito. Hindi po kasi ako nag-resolution. Kasi parang, hindi ko naman po kailangan maghintay ng bagong taon para magbago. So kung pwede na pong baguhin at this moment, baguhin na natin. Huwag na pong hintayin yung New Year. Tapos, Then, kumusta yung Japan niyo na vacation? Okay ito naman po. Q&A pa rin, okay. Ba? Very happy naman po, na-relax po yung lolo ko. Lolo ko po talaga yung priority ko naman abroad kasi syempre sila po yung medyo matanda na. So as much as possible hanggat kaya pa po, pipilitin ko pong makapag-travel kasama sila. And then, Sunday pinasaya po. Of course, every Sunday, ginagawa ko pa rin po yan. And very happy po kami sa ratings kasi di pa rin po natatalo ever since umayari. And then, so, yun din po, Itbulaga, January 1 live episode. At ito po, syempre, I'm sure. Birthday. Ah, yes! January 6 po, bali, meron po akong konting celebration po sa mga fans ko naman po sa Enchanted Kingdom on January 6. So, parang one fun day with Alden po yung team niya. So, parang para naman po sa mga fans to give thanks to them. And then, yun po, I'm sure yung kay Maine po, maraming gusto ng tanong. Pero ito na lang po yung gusto kong sabihin with regards to everything. Nag-usap po kami bago siya umalis. And I'm very happy that she's having fun spending the holidays with her family sa abroad. And the same thing na nangyari din po sa akin, I got to spend time with my family. Na parang we really both deserve those breaks far from everything po. So, hintay na lang po natin magbabalik niya. Sorry. Thank you po, Merry Christmas! Miss Chris, gusto daw po niya ng movie with me. Diba? Parang mother and son movie. Kung may chance naman po, diba? Why not? So, yun doon sa crush mo na ano mo doon? Ang gulat po ako. Mm-hmm. Iba po yung expect. Mm-hmm. Pero nakakatuwa po at least, syempre, Miss Chris, okay na naman po si Miss Chris. At parang tuwan-tuwa po siya na nakikita niya ako pag we get the chance to meet. Nagulat ka ba? Gulat po ako. Pero parang I'm taking it as a very good compliment. Nakakatawa. Siyempre po, Miss Chris yun. Queen of all media. Ang bango-bango daw. Bango-bango! Opo. Kaya po, maya lagi yung spray eh. Parang ano eh. Sumakto na medyo sexy.
Sexy ka daw. Saan po? May ibig sabihin, parang dati medyo malusog eh. Ah, ayaw po. Ni, pumayat na yan. Ipapapayat lang po para, so, para maganda po sa TV. Ako po, gym. Magda-diet ka rin sa pagkain. Medyo pasimula na dito. Yeah. Hindi na lang. Ako po, pasimula na po. Siguro kakain ka sa Japan. Ako, napakarami. Ito, Joe. Napakarami, napakasarap. Pero yung kay Chris, halimbawang magkaroon kayo ng project sa Kapuso, okay ba sa'yo? Opo naman. Siyempre po, of course, pag ganun po naman mga opportunities, dapat ginagrab po eh. Sayang po yung chance. Ayan. Yeah. Then bakit sa countdown? Talagang sabi mo, 7 minutes ka na, dire-diretso, no? Opo. Na nagka-countdown. Opo. Talagang parang ginawa ng panata. Opo. Yun. Eh... 7 years. Ewan ko po, parang it's a good, may good lagi good way to start the year. Unang sweldo po yun kasi kaliwaan po sa countdown. Ay, talaga. Eh. So, yun po talaga yung... kaliwaan. And parang kasi... Dapat daw hindi mo ginagastos pag... Hindi naman po, tinatabi ko po agad. Magkano? Nasa... ang tawag dito, ano po, parang... Kasi yun po talaga yung unang labas ko po sa GMA. Countdown? GMA New Year Countdown po. So, sabi ko po sa sarili ko noon, from then on, tutuloy-tuloy ko na siya. Regardless of the circumstance. So, yun po. Kaya every year po akong... Kaya I could have extended my vacation po sa Japan. Pero kailangan siya. Pero uwi po ako. Uwi po ako for the countdown. Okay, speaking of vacation, ano, parang ano ba, fulfillment yun sa iyo? Upo! Achievement unlocked yun dito. Okay. Kasi, ang tagal ko na pong gustong planuhin to be with family out of the country. Kasi, sinabi ko po yun pag nagkakausap kami, iba yung feeling na nakakapag-abroad ako tapos naiiwan kayo dito. Mm-hmm. Siyempre gusto ko kung ano yung na-experience ko, na-experience nyo rin. Pero maganda rin po yung chance na nauuna ako para alam ko na po, na-filter ko na kung saan sila pwedeng dalhin na maganda. So, yun po. Pag nung... Medyo mahirap kasi first time po namin to travel. Siyempre, first time ko rin po nag-ayos ng mag-isa. Ako po talaga lahat nag-handle nun eh. Pero nung nakita ko naman po yung lola ko, lolo ko, mga kapatid ko, pinsan, tatay. Pinayal pa rin lolo at lola. Oh, magkaka-wheelchair na. O, dahil ang ba, sobrang yes, winter, yes. Paano, opo. Gusto naman sila. Kaya naman po, sabi ko po, nung nilalamig sila, gusto niyo yan, di ba? Pero, ang bottom line po talaga is we get the chance to, parang nag-repatch po kaming lahat. Kasi, pag sa bahay, we rarely see each other. Dadating ako, diretso kwarto, aalis, ganyan. Everyday po, routine na yun, bihirang-bihira magtita, bihirang kumain together. So, parang sabi ko po, at least every year, magawa po namin yun na makapag-spend ng Christmas sa labas. So, every year? Every year. Saan ang next? Kung napag-usapan na po namin, baka po Europe naman. Wow! Kung kaya po po, kung papayagan po po ng doktor, yung grandparents ko po. Pero na-expect mo ba ito na mangyayari pa sa'yo, sa family mo? Hindi po, anytime soon. Kumbaga, parang feeling ko mangyayari pa po ito pag ano na. Hindi po at this early part kasi medyo ako po laging long term eh parang sige ito tatrabaho muna tayo para in the future may budget ako para mailabas ko yung family ko sa bansa pero yun nga po dumating yung blessing ng ano ng Kaliserye nangyari po lahat to so kung babalikan mo Alden kasi dati natatandaan ko yung first travel mo abroad sa America di ba sobrang excited ganun yes. First time mo yon yes. Oh, pagbabalikan mo to ngayon, parang nalibot mo na karamihan ng bansa, tapos ito nadala mo na yung family. Pag binabalikan mo yung mga ganong anong mas dun po na-maintain yung paasa lupa, yeah. Yung pagiging humble kasi you always go back to where you started. Eh. Yung ako po yun po ang paniniwala ko sa buhay na kung saan ka nagsimula, hindi mo dapat kinakalimutan 'yun. Kasi kung ano ka man noon, yun nagdala sa iyo kung ano ka ngayon. So kaya yung feeling ko po sigurado nung first time ko po nag-US, yun din po yung feeling siguro nung pamilya ko po nung first time nilang nakapunta sa Japan, tapos nag-snow pa. Experience pa sila ng snow. So double whammy. So panalong-panalo po yung bakasyon. Sulit na sulit po talaga. Although hindi naman siyempre kailangan magpasalamat dahil kapamilya mo yun, parang napifeel mo yung ano nila, yung happiness, parang, nila. Parang kailangan ko po silang makitang ganun eh. Yun na po yung hindi ko kasi nagagawa. Parang... alam ko po deep inside masaya sila with the blessing of my career with the blessing of everything pero yung makita ko sila kami sa isang lugar na lahat kami masaya na nakikita ko talaga ng
ng sa mga mata ko po, iba yung feeling. Na sabi ko nga siguro po eh, parang yun yung purpose ko sa buhay. Yung mga tao, ako yung nagtatahi to stitch relationships. Hindi lang po sa family, pati kasi recently lang po nag-arrange ako ng reunion ng batch namin sa nung high school. Siguro mga may 10. Ako po nag-ayos. Mahilig po ako sa ganun eh, yung mag-ayos ng gallery. Organizer pala ako. Parang yun nga po yung trabaho ko sa susunod eh. Pero ito po, tas ito yung sa press. Ako din po nag with the help of GMA po. So ganun. Parang masaya po ako naipapatch ko po yung mga tao para makita-kita sila. Oh, speaking of this, Alden, anong bakit mo ginagawa din to? Ito yung Thanksgiving in the press, yung mga ganyan, Christmas plan. Eh, kasi syempre po yung giving back po. Parang yung press po has been with me nang wala pa po lahat to. As in Alden Richards Alakdana days. Kaya minsan hindi po alam yung mga tao yung sinasabi nila kapag minsan binabatikos po yung mga press na nadidikit sa akin. Ay, may nang bash na nga kanina sa akin. Ayun, yung mga ganyan po kasi hindi nila naiintindihan kung saan po tayo nagsimula lahat. So, kakaloka. Opo, so parang ako po, hindi ko talaga, wala po talaga sa ano, wala pong effect sa akin yun. Gagawin ko po yung gusto ko, gagawin ko po yung alam kong tama para makapagbigay ng sense of gratitude po pabalik sa mga taong tumulong sa akin.